magandang hapon. Ngayon, ang ipi-perform natin, kasi ang dami kong nababasa sa comment kung pwede ko ba daw gawin yung 5 basic steps ng hydraulic excavator. Para kung paano, yun nga, ginagawa yun sa assessment para makapasa. So yun ang gagawin natin ngayong video at sana mapanood nyo at matandaan nyo at sana may apply nyo rin kung sakali man at sana pumasa tayo lang sa assessment. Kasi ang totoong basic naman ng ganitong hydraulic excavator is wala naman yung sa pagdadakot eh. Ewan ko kung alam din, marami nakakalam sa nag-aral at nag-jury. Pero sa mga actual, natutos actual, wala pa. So, siguro, ngayon, may papaliwanag ko ng maigi at sana naintindihan nyo rin at makita nyo, mapanood nyo. Ito yung mga nagtatanong sa comment. Sana mapanood nyo to para makatulong na rin sa inyo. Yan lang, salamat. Guys, yun ang basic number 1. Ang resulta niyan ganito. Yan ang coming in na sinasabi. Para po siyang sinusuklay. Yan po ang magiging resulta ng coming in. Yan ang basic number 1 ng hydraulic excavator o backhoe. Ngayon, ang basic number 2, ito, lupang to ibabalik natin pa ganun. Tapos tignan natin kung anong magiging resulta. Guys, yung resulta ng basic number 2 na wala na yung umbok dito, binalik lang natin sa dating posisyon niya. Sa assessment, ito ang gagawin nyo, basic number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ito yung sinasabing coming in, coming out. Ang nagawa natin, basic number 1, coming in, basic number 2, coming out. Tapos ngayon, gagawin natin ang basic number 3, which is yung bench clearing. Sa assessment, ito yung actual na ipapagawa sa inyo. Kaya pag sinabi ng assessor nyo na perform basic number 2, di alam nyo na agad, yun yung coming out. Basic number 1 is coming in. Ngayon, ang gagawin natin is yung bench clearing, basic number 3. Let's go!
guys, ito na naman yung resulta ng bench clearing. Basic number 3, nawala na yung marka ng mga kamay kanina, mga bucket pop. Yan ang bench clearing. Yan yung basic number 3. Bench clearing na sinasabi. No? Ngayon, ang gagawin natin yung basic number 4, yun yung pinaka-critical, yun yung number 1 na pinapagawa sa assessment, sa lahat ng assessment, which is yung shallow cutting. Basic number 4, shallow cutting. Kaya gagawin na natin. Let's go! Guys, ang resulta ng basic number 4, ang shallow cutting. Yan. Kailangan 2 meters yan, guys, mula dun sa 90 degrees mo sa kamay, 90 degrees, 2 meters hanggang dito na hindi umaangat ang track pad mo na ginagawa yung basic number 4 na yon, which is yung shallow cutting na sinasabi. Yan ang magiging resulta. Yan. Ngayon, punta na tayo sa basic number 5, which is pang last. Ang shallow deep cutting, ibig sabihin, mas malalim dyan. Ibig sabihin, may nadadakot na sa bucket. Parang gumagawa na kayo ng kanal, ganon, o drainage. Sige, gawin natin para makita. Tapos tignan natin kung ano magiging resulta. Guys, ito ang magiging resulta ng shallow deep cutting nyo. 2 meters din kailangan ang haba. Yan ang shallow deep cutting. Kanina walang nakukuha ng lupa, shallow cutting 'yon. Ngayon shallow deep cutting, kung po pwede, linis na, mas malinis pa diyan para wala nang taong magpapala na susunod. Ganun yung mga nagpapala, 'di ba? Ganun tayo. Pwede mo ulit-ulitin yan para ma-finish mo siya ng maayos. Pag na-hukay mo na siya, tama yung level, saka mo gawin ulit yung basic number 4. Yung shallow cutting lang, para ma-finish lang siya, para mo siyang, inaano lang, pinipinish na lang talaga. Ganun yan. Ngayon, yun ang basic number 5 ha. Nagawa na natin yung coming in, coming out, bench clearing, shallow cutting, and shallow deep cutting. Yun yung mga 5 basic steps ng hydraulic excavator na kailangan yung ipasa sa assessment, sa assessor. So, ngayon, kung nasa field na kayo at ganito ang nangyari, magulo,
alam nyo na ang gagawin nyo, di ba? Gaya nito. Anong basic gagawin mo dito? Basic number 2. Pasok mo ulit dyan. Tapos yun, bench clearing mo, basic number 3. Tsaka mo, didiinan, yun yung shallow cutting. Para bumalik sa dati. Tulak mo, tsaka mo i-finish. Ganun yan, guys. Basic number ang gamit ng back ko. Basic 1 to 5. Para hindi makalat. So, gawin natin para mas maliwanag. Yun. Ito na, na-finish na ulit natin. Ganito mag-perform ng mga basic movement ng hydro excavator. Ayan, finish na ulit. Again, inuulit ko, wala tayong basic na nagdadakot. Yung nagdadakot, walang ganong basic. Ha? Tsaka nag-loading, unloading, hindi yung basic movement. Ang basic talaga is yung 1 to 5 na pinakita ko sa inyo. Ganun guys. Yung itong gamit natin, yung dati natin ginagamit sa ibang videos. So, yun. Ganon ang basic sa mga nagtatanong, nagpapagawa sa akin. Kasi ang dami kong nababasa sa comment. Nagsasabing, paki-perform nga yung basic number 5. So, ito, in-actual natin. So, yun guys. Salamat.